Hi everyone, welcome to our live stream for tonight. I hope everyone is having a great time today, no? Hello, shout out muna tayo sa ating mga viewers for tonight. Okay, yan. Sino bang mga nandito ngayon? Mga maaga na viewers natin. Hello, Miss Maylene, Miss Marites, nice to have you here. Miss Choi, Miss Eileen, Miss Karen, Miss Steph, Miss Wenz, Miss Maria, Teresa Caballes. Hello, good evening po. Miss Madison Swift, yan. Good evening sa inyong lahat and Miss Vilma. Yan. So mga nandito ngayon, guys, message nyo na yung mga friends ninyo, ha. Sabihin nyo sa kanila na umpisa na po ng live stream natin for tonight. Okay, share this live session sa mga profiles ninyo rin para updated naman sa yung mga classmates natin sa mga pagganap natin dito sa The Bailiwick Academy. Alright? So, maraming salamat po sa mga viewers natin for tonight. It's a holiday here in the Philippines, no? Due to the barangay and SK elections. So, nakaboto na ba kayo, guys? Ako, tapos na ako this morning. So, kahit na holiday dito sa Barangay TVA, hindi uso yung mga holiday na ganyan. No, alam niyo naman 'yan. So tingnan niyo naman, nagno-livestream pa kami, 'di ba? Para lang ihatid sa inyo yung latest na chismis. Ako, ano ba yung mga chismis na 'yan? Baka Marites diyan, pasok. Meron tayong viewer na Marites, oh. 'Di ba? Kanina nabasa ko. Ayan, so months ago kasi, guys, meron nag-post sa ating student lounge. No, sabi niya, wala na bang bagong klase Chef A? Yan. Tapos nang sunod-sunod na yung mga comments ng mga students, mga namimiss na si Chef A. Ayan. Tapos nun, grabe, ang daming students na nakamiss sa kanya. Comment naman si Chef A, diba? Yung, ang hindi ninyo alam, ako, three years ko nang inaawitan yan si Chef A. Diba, Chef? 3 years na kitang inaawitan, grabe. Tapos nun yung isang post lang nung isang student na yon doon sa group namin. Aba, pumayag na. Biglang nagparamdam na si Chef A. Okay na daw. okay na daw siya. Ganyan, diba? Grabe, naalala ko, umabot pa nga yung time na nagtatampo pa nga ako nun sa kanya eh. Kasi antagal niya akong hindi pinagbigyan eh. Diba? Yun. Pero yung mga students natin, yan, kayo lang talaga yung sakalam. So, thank you guys. Mag-request lang kayo dyan ng mga classes para yan, gawin ng mga ano instructors natin. Yan. Oo nga eh, Ms. Karen, sobrang busy naman kasi ni Chef A, di ba? Ang dami rin kasing ganap eh, nito ni Chef A. Ano mong version ng ano, Darna? Ito, Superman din to si Chef A. Ang dami niyang mga pagganap sa buhay. Dami rin mga classes and busy sa business. Yan. Alright. So, wag na natin patagalin pa, guys. Ito, hindi na siya chismis ngayon kasi totoo na talaga siya. Ito na talaga. This is it. Wag na natin patagalin pa. Let's all welcome Chef Alan Mertola. Hello po. Good evening. Hello, Chef. Hello, Mom Gray. Welcome back! Salamat po. Hello, Mom. Okay naman po, Ma'am Grace. Okay naman ito, medyo busy. Buti nga nagkaroon ng eleksyon, kaya medyo napahinga ng konti. Pero trabaho pa din. Actually, naka-break lang po. Oo nga eh. Sabi ko nga, tinanong ko sa Chef A kanina kung nasaan siya, yung pala nasa office. Tapos no, after this live session, may trabaho pa pala siya after. Trabaho pa din po. Oo, nagpapahinga ka pa, Chef? Actually, tulog ito na lang na yung, po. Ito na yung pahinga mo. Actually, ang pahinga lang po is tulog, pero sumasagot sa mga student natin at siyempre yung mga nag-i-inquire. Kaya halos wala rin. halos wala rin. Opo. Parang kahit natulog ka, sumasagot ka pa rin na ganyan eh. Yes po. Sabi nga nila, bawal magpahinga. Pero dapat magpahinga din. So, pero buti yes. Na lang meron tayong live stream tonight, no? At ano, yes, nakapagpahinga ka. Ito na yung pahinga mo. Kanina, nag-chat-chat ka ba? O crafty ba yan?
Work pa po. Tapos bukas may private class naman sa Baguio. Yon. So, okay. Ayan pero yung po. iniinom ko kanina, chef, ubos na ba? Nandyan pa. Baka pick up Ang ka alin. muna dyan. Ano po? Cha-cha, Ma'am Grace. Cha-cha. Bawal na po tayo sa kape at saka matatamis. Ayun. Aging na eh, no? Opo. Saka, no, iwas sa diabetic. Mayroon magkaroon ng diabetes po. Oo, oh, correct. Yan. So, chef, bago natin pag-usapan ang iyong latest class, panoorin muna natin yung preview. Pag nag-enroll po sila dito, dito sila matututo maghanap buhay or mag-business. At the same time, sa tagal ko po na naging dim sum chef or nag-work sa mga Chinese restaurant as almost 16 years, dito po lahat matututunan ng mga techniques, mga masasarap na recipes. Matututo silang mag-business sa dami ng variety ng pagkain sa class na to. At sa tagal ko sa dim sum or Chinese restaurant na almost 16 years, dito sila makakakuha ng technique and also sa mga paggawa ng mga rice toppings. Actually, mahirap. Pero, pag natutunan mo ang recipe and techniques, sasabihin mo, ay, yun lang pala. At saka, mas mabilis kang makakapag-create ng iba pang rice toppings pag nasundan mo yung recipes. Actually, madali po. Kasi yung mga ingredients natin ngayon, marami po sa mga supermarket, lalo sa mga nakapag-enroll na ng Dim Sum 101 ko, mabilis na lang hanapin at mabilis lang makita sa mga Chinese groceries. Ang pagkakaiba ng rice toppings na to sa ibang class is dito, sinishare ko yung aking expertise na 16 years sa restaurant and hotels. At syempre, pag sinabi ng Chef A, proven and tested ang recipe. Ito po yung ating chicken mushroom. So, savory siya. Then, meron siyang aroma ng shiitake. At syempre, masarap. And then also, yung ating Shanghainese. Medyo crispy po yung labas niya, then juicy yung loob, and may mababait kang something na malutong dahil sa onion leeks and yung kanyang spring onion. And then, sa ating pork spare ribs, sobrang tender ng spare ribs na to. Nagko-collaborate yung kanyang lasa, yung kanyang sweetness, at saka yung pinaka-umami na nilagay natin. And then also yung ating beef, na siyempre akalain nyo matigas ang beef, pero dito po sobrang lambot niya and firm. Siyempre malasa din, may umami, and also hindi ka magsasawa sa texture niya. And siyempre yung ating pork scallop dumpling rice toppings. Ito po ay concept ko, ginawa ko. Wala po siyang halos kaparehas or given na lasa dahil ito po ay concept ko. Yung lasa ng scallop sobrang nangingibabaw and then juicy. And syempre yung labas niya crispy. Kaya pag na-try niyo to guys, napakasarap. And then we have Chinese kikiam rice toppings. Ito po yung premium na hindi po siya ordinaryong nakakain ninyo sa mga restaurant or sa mga kung saan niyo man nabibili yung ating Chinese kikiam. Ito po juicy and pagkabagong luto, crispy po yung kanyang wrapper, yung taofe. Then syempre, inspired by isang restaurant, ginaya ko. At syempre, ni-level up ko yung aking spicy squid rice toppings. Sweetness, may hint ng spicy. Syempre po, yung paano lumambot yung squid sa proper na pag-steam. And then last, yung ating crispy prawn dumpling. Ito po, sobrang lutong ng ibabaw, especially pag bagong luto. Tapos pag bite nyo po, juicy. Yung kanyang shrimp is talagang malutong at malasa at umami. Kaya eksakto-eksakto po siya or partner talaga siya sa Yangchow fried rice. At syempre, yung pinaka-request ninyong lahat, eto na guys, ginawa ko na. Dahil sobrang dami na nag-request, inspired by Cebu rice toppings, yung ating pork and shrimp na level up, masarap, malambot, at syempre, sobrang nakaka-addict pag natikman ninyo. So, ayan po yung ating 9 variety of rice toppings and 1 Yangchow fried rice. Eto na, yung pinakaantay ninyong Chinese dim sum rice toppings. Dito lang yan sa Develi Week Academy.
Ayun, no? Grabe, chef. Natawa ka ba sa sinabi mo? Kanina, natawa ka. Opo. Yung pagkasabing nakaka-addict. Actually, totoo naman. Kasi, nung time na natikman ko yan sa Cebu, during my class in Cebu, pinatikim sa akin isang facilitator dyan, which is si Chef Rose. Sabi niya, Chef, try mo yung dim sum break. So, ako naman, medyo okay po. Pero pag try ko nung ano nila, masarap nga. Actually, babalikan mo talaga. So, tumatak sa isipan ko, sabi ko, paano kayong gumawa ko ng sarili kong version nito na tipong mas le-level up pa. So, ayun. Nagawa natin. Nandito lang po yan sa The Bailey Week. So, sa other classes ko po, like face-to-face yan po is wala talaga. So, dito lang. Exclusive yan sa The Bailey Week po. Yay! Thank you, Chef. Yan. Thank you. Naalala ko nga rin, merong ano eh, meron ding student na nag request niya ang itong mga dim sum toppings na to, rice toppings. And ayun, ito na, nasa na kaya siya? Dapat mag-e-enroll ka man, ha? Yung mga nagre-request, dahil dapat mag-e-enroll, di ba? Actually, pinipihin pa nila ako, Chef, sige na, yung dim sum break, yung rice toppings. Ayan. Oh, sige na nga. Sige na nga. So, ayun. Yay! Thank you, Chef. Pinagbigyan mo kami. Ako, tsaka yung mga students natin. Thank you po. Nako. Magbabalik na tayo, Ma'am Grace. Babalik loob na. Balik loob na po tayo. Actually, marami na nakapondo na classes natin. Natiyak kaabangan nila. Sobrang makakatulong at saka mabilis ang ROI sa class na darating pa. Mm-mm. Yes, sabi nga ni Miss Rose, worth the wait talaga. Tagal ko nang nag-request sa'yo, Chef. Ito ba yung isa sa request mo, Miss Rose? Si Miss Rose ba? Ayan. Rose so, April. Si Rose, Miss Rose Cardwell, yan. Ah, si Ma'am Rose, opo. Oo, nag-request daw siya. Request nila. Yan. Actually, marami yan sila eh. Dami, no? Kinukulit nila ako. Sabi ko, sige na nga. Sige. Okay, so bakit nga, Chef? Ito yung napili mo for your comeback. Actually, Ma'am Grace, ano yan? Connected yan. Siyempre, pag sinabi mong si Chef A, more on dim sum. So, meron tayong dim sum 101, 102, 103. And then, yan po naman yung level up din na may pangkabuhayan or business na may rice toppings. So, isa yan po sa mga favorite ng mga bandang Cebu, yan, mga Davao, yung mga dim sum break na yan and rice toppings. Also, dito sa Manila, sa Banawi, marami pong mga Chinese restaurant na ano po, na may mga rice toppings. Isa sa mga most, ano po yan, tawag nito, bestseller. So, yan po, pang ano so, kapag, talaga yan. Ano kasi, so, alam niyo naman guys, na kapag sinabing dim sum, parang yung nasa utak mo agad si Chef A eh. Ay, si Chef A yan. Ganun, diba? Kilala kasi si Chef A when it comes to Chinese dishes tapos dim sum, yan. Yes, so, po. Yun na yung ano, nakakabit sa pangalan ni Chef A. Diba? Hindi na nawawala. Correct. Tama ka dyan, Chef. So, ito naman, yung anong difference nito, Chef? Kasi kanina, di ba, nabanggit mo na meron ka ng ano, dim sum 101, 102. Pero wala tayong 103, okay. Chef, ha? Tapos, anong difference nito doon sa 101, 102? Tapos, meron din yung sa Chinese roasting, eh. Di ba, na may Yang Chow. Yes, Yang Chow doon. So, anong pinagkaiba, Chef? Actually, ma'am, ito is mas level up. Tsaka mas mas tawag ito yung combination ng rice, talagang ano po natin, mas maayos yung lasa. Kasi pag sinabi mong a la carte, more on, tawag nito, nakapokus ko sa, tawag nito yung lasa. But ito po is rice topping siya. So may mas sauces and also mas level up nga po yung kanyang ano. At saka mga bagong kasamang mga ano po, menu. Like, ano po, pork and shrimp, then yung spicy squid. Yan. Medyo level up. So pag yung mga nag-enroll po ng 101 and 102, pwede nilang i-adapt, pwede nilang i-toppings yan. Pero pag na-enroll po nila tong dim sum rice toppings na to, talagang makaka-create sila ng business. Especially may food trailer po tayo, di ba, tama po? Sa food trailer natin, pwede nilang i-apply yan. Di ba po? Yan po is actually hindi lang siya sa ano dim sum break or sa Cebu yung inspired yung class na yan. Actually po, may nakita akong before cart na napakalakas. Hanggang ngayon, yung ano po, rice in a box. So, pwede nyo i-level up. Sa atin po kasi naka-bowl, di ba? Parang a la carte. But pwede nyo i-level up
na naka-rice in a box. So, another ano po yan, pangkabuhayan po talaga yan. So, business. Yun, correct. Yan po, yan po yung target natin talaga dyan. Mm-mm. So, perfect siya, no, chef, sa ano, pang-business talaga. So, nabanggit mo na, chef, yung sa ano, gagawing rice in a box, no? So, meron ka pa bang ibang tips, chef, kung gagawin nila tong pang-business? Kasi, alam mo naman, bazaar season na, malapit na mag-Christmas, diba? So, sa mga bazaar, delivery, mga ganyan, food cart, food truck. So, ano yung mga tips mo sa kanila kung gusto nilang magbenta ng ganitong dishes? Ang tip po sa kanila, napakadaling gawin yan. Una sa lahat, preparation. Kasi ang dim sum po, alam naman natin lahat na madaling gawin. Pwede mong store, pwede mong stock. So, before po kayo magbenta or mag-create ng business, mag-stock muna kayo, magtimpla, and then i-portion nyo siya ng ano po, ng per order. Tapos yung rice po, napakadali na lang. Just put the filling or yung topping, then i-rate mo lang po sa microwavable. Ganun lang po kadali. Or kung may griddle ka, katulad ng rice in a box po, ano mo lang, magluto ka lang ng yung chow fried rice doon, and then meron kang magandang box and container, itap mo lang po yung dim sum. May nakaready kang steamer or microwavable or fryer, itap nyo lang po. Yan po yung isa sa pinakamadaling business or madaling ilagay sa mga bazaar or sa mga events. Kasi napakadali po niyang gawin. Hindi mo kailangan ng malalaking equipment para makapag-prepare ka. Hindi mo rin kailangan ng malalaking space. Maglagay ka lang ng lamesa maliit, may steamer ka, may fryer ka, and then yung rice po, pwede ka naman nakaprecook ka na ng rice ng yangchow before ka maglatag ng isang pwesto. So, sobrang dali po. Kaya maraming matutuwa po sa business na yan. Kasi actually, talagang ano yan, patok talaga po yan. Oo. So, pwede siyang store, no? Yes, ng po, ano. So, kailangan, so pagkagawa nila, so hindi pa siya luto, tapos ilalagay nila sa naka-vacuum seal, ganun ba? Yes, or ma'am. Dapat luto na siya. Ano or ba? Pwede rin naka-pre-cook. Yan, pwede naka-pre-cook. For example, yung ating ano po, beef balls, naka-pre-steam na yan. Then, magdala ka lang ng microwavable or something steamer, iinit mo lang siya, then yung rice mo naman po, naka-ready na, naka-pre-cook na, may griddle ka lang na maliit or microwave, init mo lang, itap mo lang siya. Lagay mo sa mga. Opo. Kaya napakadali siya. So lahat sila, chef, ganun. Pwede lahat mo silang po. I-store. Lahat nung nandito ng mga recipe na to. Yes pwede po. Mo also the... Also yung mga ano po. Pwede po. Actually, yung mga ano natin po, yung mga dumpling natin, like scallop dumpling, prawn, crispy prawn dumpling, yung Chinese kikyam, actually po yan po is naka pre-steam na para pag may deep fryer ka, ihulog mo lang ng ihulog, deep fry ka lang ng deep fry, ayun na po. Hindi mo kailangan pera pa yung sarili mo para mag-create ng business. So itong mga crispy na ganito, yung katulad niyan, Shanghainese dumpling, saka yung pork scallop. So naka-steam na siya, naka-pre-steam na. So parang luto na siya, tapos nun kapag isa-serve na, tsaka mo siya i-fry, deep yes fry, po. Ganon. Mas nakakatulong po kasi, ma'am, especially kung meron kang business, katulad po sa akin, meron kaming pagawaan dito sa Bulacan, actually naka-pre-steam na yung mga dumpling and siomay namin. Pag naka-pre-steam, mas mahaba yung shelf life, the same time, mas mapabilis po yung cooking o yung ano mo, pag-prep mo sa yung business. Nice. So ano, kailangan palamigin muna nila yun, no, bago i-ano, i-deep fry po. Cool completely muna bago siya ipack. Yes po, kailangan. Opo, pag naka-steam po siya, for example, 10 minutes mo siya i-pre-steam. Pag malamig na, saka mo i-vacuum. Ayun po, para hindi rin ma-deform, kasi pag bagong steam, malambot po yung mga dumpling. And then sa pork and shrimp naman po, nakapak lang siya ng per order. For example, 420 grams per serving ng rice toppings natin si pork and shrimp. Ang gawin lang po nila kahit naka-frozen siya, i-microwave lang nila. And then pag mainit na, ipopour lang nila or itop lang nila sa rice toppings. Okay na po yun. Okay. So chef, ito diba sa rice toppings nga to? Yung sa, kasi dati may nabasa ako na ano eh, ilang grams ba yung normal na serving ng rice?
Ang rice po talaga, pag mga sa restaurant, more or less po 100 to 120 grams yan. Mabigat na po yan. Mabigat na po yung ano na yan, sa chan. Then topping natin, pag dumpling po, more or less 3 or 4. And then sa mga like spare ribs and yung pork and shrimp or yung beef balls, nasa 120 grams lang po yan. Okay. So ganun pala, no. So depende na rin 'yon sa sa price na gusto ninyo, no. Tsaka sa target market ninyo. Opo. Kung yung tip ko naman po sa kanila, for example, is good for 10 per pack. So 3, so magiging 30 na lang per pack para sa isang araw. Meron kang 20 na order, gawin mo dalawang pack para kailangan alamin mo po yung proper na pagpapack na hindi yung kailangan maramihan tapos kukuha ka isang order lang. Mas mabilis masira. And then ang may papayo ko naman po sa ating mga sa shrimp, pork and shrimp and spare ribs, nakapack po siya ng 1x1 na per serving. Kasi po pagka isang kilo po 'yan na pinack mo, tapos isang order lang, pag kumuha ka ng 120, sayang naman yung ibang nilabas mo. Babalik mo sa freezer, mas mabilis masira. So iniwasan po natin dito yung pag-spoil o yung pagsira po ng ating pagkain. So dapat naka-portion ka na. Dapat alam mo rin yung range ng benta mo or ilan yung nabibenta mo isang araw para alam mo po yung nilalabas mo. Yun yung tinatawag na food safety. Kasi po pagka hindi ka marunong sa food safety or mabilis masisiraan ka, at the same time, lugi ka. Correct. So, kailangan naka-portion na siya. Yes, no? Portion. Tapos yung mga shelf life and proper storage din, na-discuss naman yun sa class, no? Tama yes ba, po. Chef? Opo. Okay. Sa mga dumpling po natin, pag na-pre-steam, and then after pre-steam, malamig na siya, then ipack mo, vacuum seal, lagay mo lang sa freezer po, aabot naman siya ng 6 na buwan. Basta make sure lang po na walang kasama sa freezer like mga fresh na seafoods or everything kasi magkakos ng contamination yon. For example, is yung dumpling mo lang. For example, is yung mga buns lang. Mas mahaba po yung buhay ng produkto natin. Pero yung mga ganyang may sauce naman po, pwede rin yan. Ipack mo lang siya ng naka-plastic and then lagay mo sa microwavable or vacuum seal. Pwede naman po tatagal yan. Tatagal po siya ng 6 months din. Grabe. Ano pala, no? Galing, ah. So, ganun pala katagal. So, pwedeng-pwede, guys, gawin yung in advance, no? Tapos, nun, kapag may order, kuha lang kayo dyan. Diba? Tapos, nun, tsaka nyo lang siya, Salimong sa mga, sa mga food cart, the best po yan. Tulad po na sinabi ko yung rice in a box, and then yung inyong food trailer po, swak na swak po yan. Yes, correct. Kasi yan is, pwedeng pika-pika, pwedeng heavy meal, or pwedeng baon ng mga employees, or something, mga nagmamadaling kumain. Hindi mo kailangan pong yan. Napakadaling i-prepare. Correct. So, yung mga food trailer students namin dito, kung nandito kayo, yan. Another idea na naman po para sa inyo. Swak na swak po yan. Kung sa show, may show po na food cart, mas level up po yan. Kasi po yan is may rice na, and then, kompleto po. May sauce, may sarsa, and then dumpling. Kompleto po. Nice. Very good. Ang galing. Tatakam na nga ako dito. Ano ba to? Pork ribs with tausi. So, isa-isahin nga natin, chef. So, meron kang ito, pork ribs with tausi. Opo. Yun ba yung spare ribs? Yun spare ribs po yan. Yes po. Yan yung kagaya ng 102. But this is the level up po na sabi ko nga po, ginawa ko yan para mas compatible sila ng rice. Yung medyo masos. Kaya sobrang po niyan. Bagay na bagay talaga sa rice toppings yan. Okay. Tapos and ito, also, spicy asado squid. Squid. Ayan. Ay, yan never niyo po. Hindi chef, ha? Hindi po. Yan po never niyo pa na-try kahit saan. So yan po, actually, this is my own version. Yan. Actually, meron din niya dati sa Etcha Siang yan, pero hindi namin ganong nilabas kasi limited siya yan. Ito po, nilabas ko na sa Daily Week para yes. Yung mga maraming squid na dyan, mga, pwede po siya dyan sa mga yung tawag nito, yung isang squid na pwedeng gamitin dyan. Pwede yung lumot. Uh-oh. And then kettlefish pwede po. Pwede din. Opo. Okay. May preparation po problema, yan para mas problema ko dyan, laging makunat, na-overcook.
Actually, so, Ma'am Grace, mo yung secret doon. Opo. Actually, Ma'am Grace, ang ano po, ang speed talaga, pag nasobrahan mo ng luto, makunat. Oo. Yan. Pero correct. Pag tamang... So, nandito, medium, may technique ka. Yes po. Tamang proper steaming lang po. Yung time ng pag-steam. Okay. Opo. Yan. Ito sa question from Miss Jersey. Frozen squid, pwede, Chef? Yes po, yung cuttlefish, pwede po yun. Cut nyo lang po siya. Mas maganda nga actually po yun gawin sa spicy squid dahil yun mga pagkinat mo, lagyan mo ng design, parang medyo parang stainless yung pa-stick. Mas maganda tignan. Oh, ayaw, yung may pa-criss-cross pa na yes. Ganun, no? Yung pag kumakain po kayo ng mga, ano ba yan, pag nakikita nyo may mga shred na ganun, mas maganda tignan. Cuttlefish pala yun. Yes po, mas maganda po yun. Okay. Sige. Ano pa meron dito? Pork and shrimp. Oh, ito, Chef. Balita ko, level up nga daw to. Ah. Mas masarap pa yung version mo kaysa dun sa Cebu. Super, ma'am. Ayoko magsalita. Kaya mag-enroll na lang kayo. Pag nag-enroll kayo niya, promise, di nyo na susubukan kumain sa ano po. Oh, grabe na, balitaan ko lang kay Steph eh, kasi si Steph yung nandun sa shoot eh, hindi ako nakasama. Oh. Kasi ma'am, ano, lalo kung ginalingan yan or inayos yan dahil pagbabalik ko. So, kailangan ma-impress natin yung mga student na nandito na ulit si Chef A sa ano natin, sa TBA family. Yay! So, ito, guys, mas pinasara. Ito yung version ni Chef A dun sa pork and mushroom. Tama ba? Pork and mushroom pork and shrimp. Sa Cebu. So, yung version ni Chef A, pork and shrimp. Na, tinan mo naman, picture pa lang nakakatakam na, oh, di ba? Sobra po. Oh. Si Step, nakarami na naman ng kanin yan. Alam ko, nagda-diet yan si Step eh, pero sabi niya, ang dami na naman niya nakain. Tama ko, sorry naman, Step, sinisisi mo na ba ako na nilagay kita dyan sa trabahong yan? Okay. Ito, Shanghainese dumpling. Ano naman to? Actually, yan ang version po ng Shanghai. Parang inspired by Shanghai. Yung ano po yan. Kaya para pala Shanghainese. Opo. One of the ano po rin yan. Parang bestseller sa lugar na yon. So lahat po, pinagsama-sama ko lang sa isang class para mas sulit naman po yung kanilang enroll. Yan, Shanghainese. Mm-hmm. Crispy yung labas. And then, meron onion leek, something. May mga ano po dyan. Kaya masarap po yan. So ito, Chef, ano, kasi kanina may nagtanong rin nito, no? Kung ano nga daw difference nito dun sa 102. So ito, level up version. Level up ano, po. Mm-hmm. Yun nandun. Yun. Tinignan ko yung ano eh, tinignan ko yung recipe, may binago ka eh. yung binago mo, parang na naisip ko na ano, oy, parang mas marap nga siya pag merong ganun. Naiisip ko na yung lasa. 'Di ba? Ayan. Opo. Okay, ito Shanghainese, ano pa yung iba? Chinese cake yam. Ayan, yan. Super ano po yan. Level up version din. Pag makikita Chinese mo yung tsura niya, ma'am, yung texture niya ngayon mas firm. Mm-mm. Para pag binite mo siya, nga. Mas maganda, mas firm. Ayan. Siyempre may ibang Chinese cake yam po talaga like ibang restaurant na tikman ko. Hindi siya ganun ka-firm but mas marami yung meat niya, may mga buo-buo. Oo. Yan sa atin, firm. Pag tinignan mo siya, firm talaga. Tapos yung pag-binate mo talaga po, more meaty talaga. Meaty. Saka masarap, siyempre. Correct. Yan. Diyan pa lang, ma'am, sobrang sulit na yan. Kasi ang Chinese cake yam na version na yan is marami kang paggagamitan. Pagawa ka ng pansit, magluto ka ng pansit, or ayan something. Din yun. Oo. Yan yung pwede mong pangasahog. Yan. Maganda po yan. Mm-mm, correct. Ito nga si, ano, sabi ni Step, yung kikiam na yan, ang sarap. Talaga ang dami. Sarap. Grabe, Step. Nainggit na ako sa'yo, Step, ha? Nasira ko yung diet ni Mam Step yata yung araw na yan. Sabi niya, Chef, diyan na ako nag-rice. Pero natikman niya yan na parami. Oo, grabe. Nakapansin ko nga, Chef, na mas firm nga itong kikiam na to. So, mas okay. Yan. Okay. It's from Miss Jersey. Request daw niya, Chef. Salt and pepper squid naman yung gusto niya. Next.
Yes, magkakaroon po tayo by next year, depende po sa magiging schedule namin. Magkakaroon tayo ng Chinese dishes po. Yung mga bestseller na appetizer at saka main course, magkakaroon po tayo. Ah, kasama ba yun doon? Magkakaroon po tayo, ma'am. Selected. Iba pa. Iba pa po. Oh. Marahaba pa yung pagsasamahan natin. Grabe. Opo. Okay. Marami-rami pa pala ito. Lahat po natitikman nyo sa mga Chinese restaurant, appetizer or main course po, lalagay natin sa TBA po para... Isama na natin. Yung mga nandun sa mga cart, na yung mga push cart na ginagawa. Opo. Lahat ng mga nandun, sasama mo na siya. Opo. Para okay. Kompleto na. Sige, sige. Okay. Tapos nun, meron pang beef ball. And itong, yung beef ball, chef, steam din to. So lahat to, steam tapos steam. Nung iba steam. Deep fry. Yung beef ball, steam. Steam po yan, Ma'am Grace. And also okay. Chicken mushroom. Steam din po oo, siya. Oo, chicken mushroom din. Ayan. Chicken mushroom. Parang ang sarap nito. Mm-mm. Sarap po yan. Pag lalapag bagong steam po. Oo. Nalagyan mo ng chili garlic. Ayan. Talagang sobrang ano po yan. Appetizing. Oh, meron pa ako ng chili garlic mo, chef. Grabe. Pag, hanggang ano, ngayon. Nung... oo. Eh kasi naman actually, kami lang ni Nico ang ano noon. Ang actually yung chili kumakain. Garlic natin sa Dim Sum 101 po kahit 6 months naman talagang proven ano po yan matagal po talagang shelf life mo. Mm-hmm. Basta masarap. Proper lang yung pagluluto. Rep. Okay. Nilagay ko na siya sa rep. Opo, ba, yan. Okay, ano po okay diyan? Talagang perfect match po sa mga rice toppings natin. Yung ating ano chili garlic. Correct. Tapos meron pa tong crispy prawn dumpling. Ayan, si crispy prawn dumpling, ma'am, inspired by Causeway, isang restaurant dito. Yan yung isa sa mga bestseller nila. Perfect po yan sa ating ano, tawag nito, sa ating chili garlic and also yung ano ba isang sausawan nila na ano sa Causeway. Chili garlic. Toyo. Po Toyo. Ano po yan? Ano na yan eh? Mamaya po baka malala ko. Baka malala mo. Mm. Okay. O, basta yun yun. Ito, crispy okay. Prawn dumpling, masarap. Ito, tapos sa pinabonus mo na tong Yang Chow Fried Rice, syempre hindi mabubuo ang dim sum rice toppings class nang walang rice, di ba? Kasama po, na dito yung Yang Chow. Actually po dapat ang ilalagay ko diyan is yung ano Hainanese rice but nagiging common na eh. May isang restaurant na ganoon parang gagayahin pa natin. So wag na. Mm-hmm. So mas medyo level up yun. So, di ba po yung sa lang ba yung iba? Hindi ko trip Hainanese, yun. Hainanese tapos ano may deep fried dumpling lang sila. Bawal naman ata magbanggit ng ano pangalan ng restaurant. Kanina ka pa nagbabanggit, chef, ikaw talaga. Okay, i-bleep-bleep na lang natin. Opo. Okay. So, mas trip ko to na ano, Yang Chow Fried Rice yung sinama mo dito. Yan. Okay. Alright. Ito, for question from Miss Joy, how about availability po ng mga ingredients? Madali lang po bang hanapin? Madali. Sobrang dali, Ma'am Grace. Sobrang dali po. Kasi ngayon, wala na imposible. Lalo, meron tayong mga online, ano po, online... shopping, meron po tayo. So, mabilis mm-hmm. na lang. Pero kung nasa Manila po kayo, ang may re-recommend ko, meron yan dito sa High Top Supermarket and Binondo. Sobrang dami po ng... Tatlo lang po naman yung medyo mahirap or hindi mo mahirap, limited sa mga ibang supermarket. Yung ating light, soy sauce, dark, at saka yung chicken powder. Pero kung wala po talaga yun at nasa probinsya kayo, pwede nyo pong i-substitute yung light and dark sa soy sauce natin na regular. Mm-hmm. Sa chicken powder naman po. Mag-adjust na lang sila doon sa alat, no? Yes po. And also sa chicken powder, pwede nyo naman gamitin yung isang brand sa supermarket. Yung Nor Seasoning. Mm-hmm. Kung walang-wala talaga, magic sarap. Ayan, pwede po. Okay. Yun. So kapag yung mga ginamit ninyo yung mga alternatives na yon, mag-a-adjust na lang kayo doon sa ano sa alat. Kasi medyo may, yung iba, depende sa brand din. Yung iba matapang. Diba? Sa alat po. Opo. Oo. Kaya yun, mag-adjust na lang according to your taste. Yun. Okay. So ito, pwedeng-pwedeng pang beginner, no, chef?
Baka naman lahat mahirapan po kami mag-pits-pits na naman dyan. Grabe ah. Ako, hindi po. Hindi naman po yan shopa or hakaw na talagang may ano, may challenge. Yan, sobrang dali. Oo. Madali lang, chef, ha, promise. Pag kami nahirapan dito, ayaw. Dali po yan. Sobrang ano lang. Para sa mga bigin. Opo. Okay. Yan. At saka ano naman to, guys, eh. Ilan tong pagpipilian nyo? 9 na toppings. Tapos bonus na yung Yang Chow Fried Rice. O, di ba? Total of 10. Sangka pa. Di ba? Pang ano po yan. Sa mga, kumbaga sa Japanese naman, bento box. Yan naman po. Sa Chinese, pang ano mo talaga yan. Pang rice toppings naman kung tawagin. Talagang pang ano siya, pang perfect pang business. Create na kayo ng ano, pangalan sa box po. So yun, pwede na. Pwedeng online, pwedeng pwedeng food trailer, pwedeng food cart, ayan. Or kiosk. Oo, correct. Ayan. Perfect po yan. Ito, sabi ni Miss Grace Joel Soriano, matagal ko nang hinihintay ang pagbabalik mo, Chef A. Ayun, no? So isa na okay naman sa mga nag-aabang. Eh, maraming salamat po. Sa... Dami mga nakamiss sa'yo, Chef A. Eh. Opo. Thank you so much po sa mga support. Lalo sa mga class namin dito sa TBA. Di bali po, sama-sama na tayo ulit. Marami na nakapondong mga classes. So marami na kaming, ano, mga ilan na yung class na na-shoot namin with Chef A. So abang-abang na lang kung kailan namin siya i-release. Okay? Kasi it takes time then to edit the, ano, the classes. Diba? Ayan. Ito from Miss Rose. Anong best Chinese dessert ang bagay sa menu natin, Chef? Actually, pwede po yan sa ano, mango pudding. Ayan. And tawag nito yung ano ba? Mga ano po, mga ano pa isang mga dessert dyan? Mango pudding, lemongrass jelly, and also yung ating ano po, Chinese, ano isa, tawagin sa, ano po, medyo nagdulod po yung utak ko sa, pagod. Pagod, napagod ka na, Chef. Buchi daw, sabi ni Step. Pwede. Ah, buchi, mayroon po tayo soon. Mas nilevel up yung buchi natin sa, din sa bestseller na class natin. Ay, grabe. Mayroon ulit. Na, yes po, laba, ano, laba level buchi. Level up naman, level up version. Opo. Kaya, pag nasundan niyo po yung 101, 102, rice toppings at saka yung last na dim sum bestseller, pwede na kayo magtayo ng restaurant nyo po. Oo, correct, diba? Meron na silang Chinese restaurant. Eh, naku, ewan ko na lang sa inyo, guys. Hinahain na namin sa inyo lahat ng mga possibilities. Kayo na lang yung anaantay namin, diba? Business na po yan. Oo, ito, sabi ni Miss Grace, sarap ng Yang Chow mo, Chef. Pag niluluto ko dito, laging may compliments. Naiiba pa po ba ang recipe? Naiba pa po ba ang recipe this time? Actually, level up. Mas level up. Sabi ko nga po, because of the toppings, so pinag-ano ko lang po sila para connected. I mean, ano sila, match sila. Iba naman po kasi yung iba na for a la carte lang, iba yung lasa po nun sa may kasamang toppings. Kaya yan, medyo match po yan for the toppings for the rice. Kaya, ito ano daw. Po yan? Yes. Isa pang dessert. Lychee jelly with fruit cocktail. Ah, yes po. Yung ano po yun, almond jelly po tawag doon. Yun nga iniisip po kanina. Thank you po. Almond jelly. Soon po, magkakaroon tayo ng ano nun, class din. Mga desserts, ng Chinese desserts po. Alright, yan. Salamat naman, Chef A. Ang dami mo ng mga naka-line up na mga classes natin dito para sa The Bailiwick Academy. Ang daming mga... naka-miss sa yung mga students. Nandito silang lahat ngayon. Maraming salamat po. Yung iba manonood na lang ng replay natin. Yan. I hope, guys, nasagot namin yung mga questions ninyo, no, para kay ano, kay Chef A and dito sa class na to. So, yun. Grabe, guys. Available na. Kalain mo yun. Available na sa website natin. Yung dim sum rice toppings. Yay! Yan. So, from 3,995 pesos. So, meron tayong 20% off na introductory price. So, magiging 3,196 pesos. Wow, laki ng discount. Grabe, no, Shea? Panlaki ng discount. Yeah.
Dabe, eh kasi nine dishes, tapos, eh hindi pala 10, kasi may bonus ten, pang yam siya. Opo. O, diba? Papanalo, grabe guys, sobrang sulit. Ayan. Saka, so, ano yan, ma, mabilis yung ROI, pang business talaga siya. Oo, correct. So, 3,196 na lang siya, good for 24 hours. Alright, so starting ngayon, tonight 8:30 p.m. hanggang tomorrow, October 31, 8:30 p.m. din. Alright, yung ating introductory price para sa dim sum rice toppings class. Alright, so guys, isa na namang pangkabuhayan package itong binigay sa atin ngayon ni Chef A. Sobrang perfect nito guys para sa bazaar, pang delivery, pang food cart, pang food truck natin, food trailer, yes. Oo, sa mga kiosk. Yan, so sobrang perfect niya guys. Kung ako sa inyo, mag-enroll na ako. Mag-enroll na kayo guys. So our website again is www.thebailiwickacademy.com. And ito, meron tayong pa QR code. Guys, scan nyo lang yung QR code para mas mabilis. Punta na dun sa website natin. Scan nyo lang yung ating QR code. Ay, nice. May pa-QR na, sabi ni Aileen. Oo nga. Okay. Yan. So, scan nyo lang yan. Diretso na yan doon sa class mismo para diretso add to cart na and then check out. Alright? So, we accept naman mga credit cards, debit cards, PayPal, GCash, bank deposit. Yan, dami natin payment options. Grabe. Kaya yon, mamili na lang kayo doon guys kung ano yung mga mas convenient sa inyo. So, this is one offer that you don't want to miss. Alright? So, punta na doon sa website natin again. That's www.thebailiwickacademy.com. And maraming salamat po, Chef Alan, sa pagbisita mo sa amin dito sa ating live stream for tonight para sa iyong class launch. And thank you everyone for watching, for tuning in tonight. Yan, so that's it for tonight, guys. Chef A, invite mo naman pala yung mga students natin. Okay, una sa lahat, nagpapasalamat po ako dahil sa mainit na pagtanggap ulit, sa pagbabalik ko, and then sa pag-support sa mga class namin, sa class ko, and ini-invite ko po kayong mag-enroll sa class na to. At guys, sobrang sulit dahil ito yung pangkabuhayan talaga. And then, sa mga ibang class po namin, support lang. Thank you so much po, Ma'am Grace and TBA family. Dito na ulit si Chef A. Nagbabalik po. Salamat po. Yan. Thank you, Chef A. Thank you, guys. So that's it for tonight, guys. Bye! Bye! Salamat po.